Good evening, guys. Meron dito ngayon na Fecon. Hi, sir. Name niyo po? John Mark. John Mark. Yes. Sir John Mark, anong model to ng Fecon? Ito po yung ano nila, FKM 3GP. Yung ano sir, tawag? FKM 3GP. Made by GP. Yes, 3GP. Made by Fecon Motorcycle Philippines. Ito po yung sports bike nila na nasa mid-range. 300cc siya. 300cc. Yes. Magkano, sir? SRP niya po ngayon, naglalaro siya sa 158,000. 158? Yes, 158, may 300cc ka na. Affordable for 300cc, no? Yes, very affordable. Very affordable. Kung kukuha ka ng mga sports bike ngayon, yung mga 150cc, naglalaro sa price range niya. Dito ka na lang, 300cc ka na. Okay, okay. Sir, pwede ba mapakita yung mga features nito? Bakit mo na gustuhan to? Okay, sige po. Tutur po kayo. Sige. Unang-una po talaga, ang pinaka... tinang kilig namin dito is yung pro arm. Yes, single sided swing arm siya. Okay. Wow, ganda, galing, no? So, single. Dito tayo dito, legit na carbon. Totoong carbon to. Totoong carbon ito. Totoong carbon. Okay. And then equipped na rin siya ng rear set na rin. Rear set siya ng CNC rear set siya. Oo. Full adjustable. Adjustable pa, no? Depende sa height, sa riding height style mo, depende sa height mo. Aggressive or pwede, ano. Pwede siya. And then at the same time, dual channel ABS pala siya. Dual ABS na rin. So, harap okay. Likod sa ABS, no? Yan, ABS to guys. Dual channel ABS. Sa ABS din doon. Nandun sa, ang galing nung ano eh. Yung nakatago nga eh, no? Hindi po siya magagalaw ng gulong kahit tumakbo ka na may mga putik-putik yan. Hindi magagalaw yung tama. ABS. Oo, no? Kasi nasa loob siya eh. Buta rin naman doon tayo sa chassis. Okay. Yung chassis niya, eto, stock po siya. Stock po ito? Eh, hindi po ako sure kung wrinkled paint po ito. Basta mamahalin rin ng paint niya. Okay. Ito, stock siya. Okay. Buta tayo sa ano, seat height. 785mm po yung seat height. 785. Para sa akin na 5'9", napaka-comfy po. Flat footed. Flat footed dyan. Flat footed. Na 17 liters. 17 liters yung tank. Ang dami yan. Kahit mag-long ride ka, sir. Tapos ilang kilometer per liter? Sa akin po, nag-average yan to 32 to 35 kilometers. 32 to 35. Depende sa takbo mo minsan. Huwag ka lang bomba ng bomba. Okay, okay. Yes, yes. It's understandable, sir. Ito pang maganda dito. Feature niya talaga is TFT. Wait, guys. TFT. Sir, okay lang off natin. Okay, off. Tapos, makita niyo talaga siya pagbukas. Yan. Wow. Napaka-elegant po ng TFT display niya. Grabe, TFT display na to, guys. Fully adjustable po siya. Pagdating ng umaga, naging adaptive yung TFT niya. Okay. Nagiging puti po yung TFT niya para ano, para sa vision mo pagdating ng day. Ito rin, mga stock components niya, meron po siya lever guard, CNC rin parehas, pati to, CNC. Oh. Ito po yung fluid tank. Oo. Oh. Tsaka nakita ko yung fork mo rin, ang laki eh. Clip-on po siya, tsaka mataba yung fork niya talaga, mataba. Ilang millimeter yan, sir? I'm not sure po ilang millimeter yung fork. Parang mga 51. Sa mga big bike na rin. Oo, oh, pang big bike na rin. Tsaka yung sa chassis niya po, yung pintura, hindi lang talaga yung panlabas. Kahit sa loob po na ito, pag binuksan niyo yung upuan, lahat po yan, ganito yung pintura talaga. Okay, okay. Punta po tayo sa harapan. Pwede makita yung compartment pala na, sir? Ay, kasi po. Pero nagkalat yung ano ko dyan, eh. Ha? Nagkalat yung tools. Okay. Dito po yung susian, dito lang naman sa likod yan. Dito lang siya. Okay. And then... yan. Actually, nagkakasya dito yung ibang tools ko. Ayan na. RCR, tools, guys. Tsaka yung mga... malalim din. Uy, malalim nga. Malalim siya. Oo, malalim na yan. Compare sa iba, diba? Pwede nga yung ano mo dyan, raincoat. Raincoat na manipis. Pwede. Kasya. Tapos dito, kadena niya 520 na. Ano po yan? Nagpalit kasi ako yun. Pero 530? Yes, laki na. Malaki yung stock niya. Oo. Yung stock niya. Ah, laki nga. Malaki po ang stock niya ito. Mataba. Ba't ka nagpalit, sir? Ano, sir? Nag-modify ako ng 14 ng even sa harapan. 14? Oh, para sa top speed kasi palagi ako nag-long ride eh. Ah, okay. So, habol mo top speed? Top speed po at saka, ano, less vibration sa long ride. Okay. Kasi mas nakakahinga yung makina niya. Last February 12 ko lang siya pinurchase. Pero yung natakbo niya na kasi 9,000 na yung auto niya. Oo.
Punta po kayo dito sa harapan. Makikita nyo kung gaano kaganda ang bukayan yan. Ito po, Paul. LED po lahat. Daylight running lang. Ito po yung low. Same time, pag nag-high ka, high beam, napakalakas. Oh, lakas. Hindi ko na kailangan ng... Di ba kailangan auxiliary? Hindi na po ko lang auxiliary. Umakyat so, po. Kahit gabi? Kahit gabi po. Kahit nagbabagyo ka. Umababa ako ng bagyo ng gabi, umakyat ako ng bagyo ng gabi. Full stock po siya. Maliwanag ba rin? Maliwanag po siya. So, pwede nga makita sir ulit? Sige po. Yung ilaw niya lang. Yan po yung ano, yung low niya. Pag nag-dry. Wala. Guys, ang liwanag nga. Full LED po siya. Galing. At saka wala po, sa mga nagda-doubt po pagdating sa parts na ito, wala kayong problema sa parts. Kasi napakabilis po ng parts nila. Kung sa mga nagsasabi, pagbago motor, mahirap yung pyesa, di ba? Oh. Pero pagdating po dito, isang tawag mo lang sa kumpanya, order ka lang ng problema ng pyesa, ganun. Always on the go, 2 to 3 days meron na yung pyesa. 2 to 3 days lang. Yes, kaya. At saka very affordable ng spare parts, gaya naman sinasabi nila pag-re-re yung bike, mas mahal yung pyesa, pero dito po hindi. Affordable yung affordable, price. Affordable. Okay. Ilan yung top speed mo? Sa akin po kasi, dito pag-stop, naglalaro siya ng 132 to 134. Pero kaya pa po siyang tumaas. Okay. Pero nang, pag nagpalit ka ng sprocket. Nagpalit ng sprocket, nagkaroon ng konting tweak sa makina, konting tweak sa spark plug, sa throttle body FI, tsaka rim up. 167 na siya. 167 na guys. So far, 167. Hindi ko pa siya ma-max out kasi mahirap pa siyang birahin. Hindi pa ako makahanap ng diretsong daan na pwede mo siyang birahin. Okay, noted sir. Sir, yung sa pipe mo pala, okay lang po ba? Stock pa to sir, di ba? Stock po yan. Stock. So okay lang sir, marinig natin yung idle niya sir. Okay, sige po. Okay. So guys, open lang natin ha. Kalkal sir, no? Kalkal, okay. Pero hindi na namin pinalitan yung buong full exhaust, hindi na. Okay. Para ma-maintain ko pa rin yung design niya kasi gusto ko talaga ng underbelly siya. Okay. Ang ganda ng underbelly sa kanya. Underbelly, ang ganda na. Na-maximize mo yung throw arm kasi ganda sa edging finger niya. Kaya mas prefer pa rin na magpalit kaya sa magpalit ako. Ganda sir. Kaya ako kaupo sa inyo. Oh. Parating na po yung mga bagong stocks nila. Tumuhan na kayo kasi baka makaunahan pa kayo. Marami nag-order lang dito. Ah, marami din. Okay. Marami lang po kami yung may-ari nito. Okay. Napaubos na po yung unang batch actually. Mga nasa ilan na sir? I'm not sure po. More than 30 na po yung units sold dito. More than 30 na po yung units sold. Although limited yung dinala sa Pilipinas yung unang batch. Pero ngayon, fully sold na siya. And sabi mo is, ginagamit nila ito as a race bike before? Race bike siya, bago siya pinenta sa market. So, ito, itong mga sikat na brand na ito, yan, sponsor yeah. ng model na ito. Yes po, hindi lang po sponsored. Okay. Gaya po ng CST ang gulong niya harap at likod. Okay. And then, yung Bosch, ito po yung sa ECU niya. ECU, Bosch. Okay. Ito yung sponsor ko nila sa Gaston. Yung sa iba. NGK spark plug. Last time makikita nyo dito. Tapos CST tires. CST tires po. Narap okay. Likod. Stock. Napakaganda ng grip. Maganda yung grip. Problema sa grip parang stock tire. Okay. So kahit i-banking mo. Banking po, kaya nyo i-maximize yan. Okay. Napakaganda ng gulong. Alright sir, mukhang maganda nga talaga to. kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng affordable na 300cc na bike, dito na kayo sa FKM 3G. Okay. Thank you very much sir. Thank you. Easy moto po. See you again next time.